At sa ating spotlight sa gabi nito ay itatampok natin ang dating hepe ng TESDA, dating korsista ng Iloilo, three-term congressman of Iloilo. At for the record, siya ang kauna-unahang nag-file ng Certificate of Candidacy for the Presidency for 2016. Ang tinutukoy natin ay si dating congressman at dating TESDA Chief Augusto Buboy, si Hoko. Welcome po sa ating pong show, Kong, how shall we call you? Congressman? Congressman well, Tito Buboy. I think yeah. The best is Tito Buboy. Ah, ganun ba? Okay. Because it is more intimate. At saka yung Tito, hindi nagpapalit ng titulo yun, titulo yun eh. Ah, okay. Yung congressman nagpapalit yun, nagiging yes, senador, yes, kumisa yes. Nagiging ibang pwesto, iba director. Pwesto. No? At magandang gabi din sa iyo, Precious Aquino. Yes, magandang gabi din po. Mabuti at lang po, salamat po sa bayan at salamat na lang po sa Diyos at meron po tayong Precious Aquino. Excuse me, kasi meron din po tayong hindi Precious Aquino. Sige, simulan natin agad. Okay, simulan na natin, partner. Mukhang may simulan natin agad. Kong, anong masama o mabuting hangin na nagtulak sa inyo para magpag-file? Well, ako'y naniniwala. For the presidency. Ako'y naniniwala na among all the presidential candidates that I have the most knowledge, experience, and wisdom. Uh-huh. Ito po, explain ko po sa inyo. Okay. Nung ako po'y nasa estudyante pa, ako po'y presidente ng aking student government. Uh-huh. Kami po ang nag-demonstrate sa harap ng American Embassy para makuha po natin yung 73 billion Philippine war damage claim na hindi po makuha-kuha ng gobyerno. Nakipag-meeting po sa amin yung ambassador, estudyante lang kami, binigay po yung 73 billion. Malaking tulong po na ibigay noon. Pagkatapos po noon, ako po'y tuwakbo bilang CONCON delegate dito sa 1st District of Rizal, which is comprised of 13 municipalities and cities from Malabon, Labotas, all the way up to Taguig, Pateros, Muntinlupa. Marisal pa nung araw yan. Okay? So anyway, ako po'y nahalal bilang 10th youngest CONCON delegate. And during the CONCON, tumakbo po ako bilang vice president ng CONCON to represent the young. Nanalo po ako. So I was the third highest ranking CONCON official, although I was only the 10th youngest. Okay. Ako po din po sumulat habang nandun ako. Ako po ang ama at sumulat po ng Accountability of Public Officers. Ako din po ang ama at ang gumawa po noong ombudsman. Ako din po ang gumawa ng Sandigan Bayan. Before that, wala po Sandigan Bayan. No. So I did all of this when I was 28 years old. And I am the eldest living high official of the 1971 CONCON. Oh. Okay? Next. No, ako po yung naging congressman. Ako po yung chairman ng Suffrage and Electoral Reforms. Ako po ang ama ng Dual Citizenship Law. Ako din po ang ama ng Overseas Voting Filipinos for Overseas Voting. At ako naman po pagkatapos doon ay naging TESDA Director General with a rank of cabinet member during the Gloria Macapagal Arroyo Administration. Noong tinanggap ko po ang TESDA, walong kurso lang po ang sa TESDA. Nung natapos po ako after 5.5 years, we had 150 courses. Kasama na rin po yung pag-i-embalma ng tao, yung embalsamador. So we had an extensive array of courses. At pinagmamalaki ko po na ito po tinatawag na siguro yung golden years of labor and skills development in this country. Okay. I trained and gave scholarships to 11 million Filipino. Okay. Wala po kami hinindian. Lahat po ng nangangailangan at gusto makatanggap ng scholarship ay binigyan ko po. Okay. At saka isa pa po, yung po hindi makaabot sa eskwelahan o sa training center, binigyan din po namin ng 50 pesos pang merienda at pamasahe. Okay. Well, so yung wala tayo na yung ginawa ko. So I believe that I am the most qualified presidential candidate, and I will be happy to explain to you further kung ano po ang mga gusto ko pang gawin. Sige, punta natin yan. Kong,
Okay. Walang question sa mga nagawa ninyong kontribusyon na yes, sa bansa. Sa ating bansa, mm-hmm. no? Ang siguradong tinatanong sa inyo, paano kayo manunalo? Samantala ang mga kalaban nyo ay kung baga sa ano, mga one interest na yung mga yan. May mga sarili mga partido, may mga sarili makinarya. Understand, kumakandidato kayo bilang independent, tama ko? Yes, definitely. Kayo kumakandidato bilang independent. Paano kayo manalo? At saka wala akong lineup, ako lang. Wala kayong lineup, okay. Ang dala ko, ulo ko lang. Diba? Okay. Oo. So, isa lang kayong kumiikot na nakakampanya. That is correct. So again, yung question, paano kayo mananalo, Tito Buboy? Alam po ninyo, may mga panahon at may mga tiyempo na kinakailangan po ay to travel light. Hindi po yung masyado kayong maraming bagahing daladala. Ayoko po na magkaroon ng partido. Pinili ko po na maging independent candidate kasi ayoko po magkaroon ng mga utang na loob na binibit-bit po na pag hindi po nanalo, after one year, I have to appoint them dahil kasamahan sa partido. Ayoko po mag-alaga ng partido. At para po sa akin, hindi po yung mga kinatawan pagkatapos na pinaka-importante. Para sa akin po, pinaka-importante yung mapanalong pwesto ay yung presidency. At kung kayo po ay maging president, kung sino man po maging president, ay madali na po buuin yung manang ibaba. At papaliwanag ko po sa inyo, a little later also, another reason why I do not want any excess baggage and any political debts. Okay? Kasi yung gagawin ko po at isasagawa ko po kung ako po yung maging presidente, yan po mga yan ay malaki pong kapaligtaran sa sistema. Marami po akong changes na gagawin na kung magkaroon po ako ng mga pinagkakautangan ng loob, ay baka hindi ko po magawa. Okay, may got you, Tito Buboy. Tito Buboy, ang tanong why the presidency? Bakit hindi mo na mag-senador? Senador. Or bakit hindi ka pwede ka pa rin bumalik naman sa iyong distrito, sa yes. Iloilo? Alam po ninyo, marami na po ako pinanggalingan. Hindi po kayo, mahihirapan po kayo makakita ng tao ngayon. Sa masasabi ko po, siguro, kulang po sa mabibilan na isang ng mga daliri sa isang kamay na naging CONCON delegate, naging lawmaker, na constitution maker, naging congressman ng tatlong term, naging cabinet member, at binigyan po na aking presidente ng tinatawag pong Lakandula Award. Yung po Lakandula Award ay paminsan-minsan lang po binibigayan. Nung si Binay po nasa bahay ko, sa Iloilo, binisita ako, nakita po niya yung Lakandula Award. Ang sabi niya, ngayon lang ako nakakita nito. Kasi pambihira po yun eh. Yung binigay po sa akin ni Pangulong Gloria na Lakandula Award, is binigay po sa akin with the rank ko po ng bayani. So, in other words, ang sinasabi po doon, whether true or not, basta yung rank ko po, rank ko po ng isang bayani ang binigay sa akin. So, sa akin po paningin, miski na isa-isahin po natin lahat ng kandidato, wala pong kandidato dyan na mas marami na po nagawa kaysa sa akin. Wala pong kandidato dyan na nagkaroon po ng eksperyensya na parehas ko. Okay, sir. So since meron nga po tayong puso para tumakbo sa darating na eleksyon sa pagkapangulo, bigyan niyo po kami, Tito Buboy, ng tatlong problema ng bansa na sabihin na nating masusolusyonan ninyo. Okay, marami yan, pero sabi mo tatlo. So I'll give you three. Okay. The first problem is that the rich are getting richer and the poor are getting poorer. Yung muchacho-muchacha po 300 years ago, hanggang ngayon panahong ito, muchacho-muchacha pa rin. Sa darating pong 100 years na susunod, muchacho-muchacha pa rin po yan. Kung wala po tayong magagawang malaking pagbabago para maibaliktad po natin yung struktura ng ating sosyedad. Halimbawa po, education is the only way. It is the only way you can level the playing field. It is the only way na mabaliktad po niyo itong tatsulo o triangulo na napakabigat po sa ibaba at wala po halos laman sa itaas. So kinakailangan po na yung pong kakulangan sa edukasyon, kinakailangan po mabigay po hindi lamang yung libreng elementary, pati libre po yung high school, pati libre po yung test na textbook dapat, at libre po yung kolehiyo. Pag yan po yung nagawa natin,
mababaliktad po natin ang sitwasyon natin. Kasi ang diferensya lang po, ang pagkakaiba ng anak ng mayaman at anak ng mahirap ay yung edukasyon. Pagka pantay-pantay pong edukasyon, pagka available po sa lahat, talagang lalaki po ang partisipasyon at kayamanan ng bansa at dadami po ang mga tao magkakaroon po ng kakayanan sa buhay. At that is the solution. But there has never been, wala pong ni isa sa mga naging presidente natin na gumawa niyan. There has been nobody brave enough to do it. And I am brave enough to do it. And that is going to be my first promise. The free education and training for everybody so as finally to solve the difference between the poor and the rich. Okay. That's one. The second one. Aalisin ko po yung VAT tax. Kasi yung po, VAT added tax is anti-poor. Okay? Kasi po, mas marami po yung mga mahihirap na nagbabayad niyan kaysa sa mayaman. O halimbawa na lang, let's say ikaw ay mahirap. Okay? O ikaw ang mayaman, ako mahirap. Okay, balik tayo natin. Okay na. Pero anyway, kung ganon, ang sinusuot mong jockey shorts ay pareho din ang sinusuot kong jockey short. Yung binabayaran mong VAT sa jockey short mo, pareho din ang binabayar lang ng mayaman. Okay? Pero mas marami po mahirap na nakasuot din ng jockey short kesa sa mayaman. So, ang problema niyan, ang mahirap po ang nagdadala ng kabigatan ng buwis sa buong bansa. Next, number three. On day one, kung ako po'y presidente, ang unang-unang gagawin ko rin po, kasama ko noong dara, on day one, is I will remove all the taxes on gasoline, oil, and electricity. Tatanggalin ko po yan. Bakit? Kasi po, pag tinanggal natin yan, tayo po ang magiging pinaka-progresibo at pinaka-mababa po ang cost of doing business sa pabrika at sa negosyo. Okay? So, we will be the... Pipila po, hahaba po ang pila sa labas ng bansa natin na mga gustong pumasok dito dahil hindi lang po because not only will we have the lowest taxes in the world, okay, and therefore the lowest cost in the world, wala pong tax sa gasolina at saka sa langis, wala pong VAT, pero yung pong ating mga estudyante na aangat pong kabuhayan, pag minatching po natin yan doon sa pinakamurang lugar to do business at saka yung pinakamagaling na lugar na pagkukunan po ng mga magagaling at skilled na trabahador, eh talaga pong mapupuno po tayo dito sa Pilipinas ng mga kumpanya at ang mga trabaho na hindi na po kinakailangan puntahan pa abroad. Okay? So those are the three things I'm going to do. First, again, I will level the playing field para yung pagkakataon po sa mga anak ng mayaman ay pareho po sa pagkakataon sa harap ng sa mga anak ng mahirap. Number two, I will remove the taxes that are anti-poor. Number three, I will make doing business and running factories in this country the cheapest in the world para dagsain po tayo ng tao. Okay, sir. Ako. With all of these magagandang platform, ano, sir, alam naman natin na marami ring o merong mga nagsasabi na baka po isa po lang kayong nuisance candidate. Ano po yung masasabi nyo doon? Palagi ko po ay hindi naman siguro, wala naman siguro base yun kung ako po pag-uusapan. Kasi kagaya po ng nasabi ko, wala pong kandidato dito sa buong Pilipinas who is more qualified than me. Apat po ang PhD degrees ko. Dalawa po ang aking master's degree. At doon po sa isang master's degree, pareho po kami ni Marokas na nanggaling po kami sa University of Pennsylvania, Wharton School of Business and Finance. So wala po sa kanilang nakakalamang sa akin. Okay. So magbabreak muna tayo, Tito Buhoy. At antabayan po niyo mas marami pa mga tanong na ipupuon natin sa ating espesyal na bisita ngayong gabi.
Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food, sobrang pag-inom ng gamot, at sobrang pag-inom ng alak, kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Liver Marine. Ang Liver Marine ay may 250mg plus 100mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil, love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.